DZEC Radyo Agila humakot ng major award sa isinaguang bantog, The Science for the People Media Awards ng Department of Science and Technology. Si Gerald Ranyes sa detalye. Nasungkit ng Radyo Agila DZEC Eagle Broadcasting Corporation ang ilang major awards sa ginanap na bantog, The Science for the People Media Awards na iginawad ng Department of Science and Technology sa mga natatanging media personalities at institution na nakapagbigay ng natatanging ambag na nagsisilbing kasangkapan upang ipaalam at ipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng siyensya at teknolohiya sa mga Pilipino at kung paano ito makakatulong sa pamumuhay at ekonomiya ng Pinoy sa pamamagitan ng mga programa ng DOST. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Department of Science and Technology ay nag-organize ng isang awards event for science and technology media. No? So, this is a way na magpapasalamat tayo sa mga tao na tumulong sa atin upang maipalaganap ang kwento ng DOST sa ating bansa. Medyo ang trabaho kasi ng science and technology reporter, medyo hindi masyadong madaling maintindihan. At hindi siya madaling gawin, di ba? Kasi sometimes yung concepts ay medyo mahirap i-explain. So kailangan mo talaga ng mga media people para maipaliwanag ito sa ating mga kababayan. Ano, ha? Kaya nararapat lang na at napapanahon na magkaroon tayo ng isang Science and Technology Media Awards. And nagsisimula tayo hindi doon sa baba, mababang halaga, o hindi doon na mismo, very competitive, you know, ang first prize winners natin in various categories ay tumanggap ng 100,000 pesos. Napakalaki na po niyan, di ba? And if you compare that with the other award-giving bodies today in the country, in any other field. So, we're making a difference, all right? And this is really part of a program to communicate science for the people. In fact, ang pangalan ng aming programa is Communicating Science for the People. So, nararapat lang. Magpasalamat tayo sa mga tao na tumutulong sa atin sa gawain ito. Hinakot ng tatlong anchor ng DZEC Radyo Agila ang parangal sa kategoryang Professional Awards on Radio Category mula sa first place hanggang third place. Lahat kami ang sisipag namin mag-feature at mag-cover ng mga DOST events at saka lahat ng mga scientific activities na nangyayari sa bayan ay talagang kinocover ng Pinoy scientist. And yun, mahirap nga yung proseso kaso nagbunga naman ng pagod. Lahat kami scientist. Yung training at saka yung exposure namin sa media nakatulong din na mahasa ang aming talento dito sa pagbo-broadcast. At syempre, thank you very much sa aming makasama si Ma'am Laila at sa buong lahat ng mga bumubuo ng Radyo Agila. Nagpapasalamat ako po dito, lalo na sa Radyo Agila na station na patuloy na sumusuporta sa aming programang Pinoy Scientist. At syempre po sa DOST-STII, nagpapasalamat din ako talaga sa lahat ng matumatangkilik po ng Pinoy Scientist na nakikinig sa akin pong mga tula. Hindi ko inaasahan na muli akong tatanggap ng award kasi last June ay pinagkalooban rin ako ng award ng DOST Picard naman. Second place, ang first place si Dr. Castor Jokaris. So this time, meron naman uli at ito ay aking sinasampalataya na habag at awa lang ng ating Panginoon Diyos. Kaya binabalik ko sa Kanya ang lahat ng kapurihan at karangalan. Of course, thank you so much sa Eagle Broadcasting Corporation, sa DZEC Radyo Agila sa pagtitiwala at nangangako naman ako, lalo ko pang pagbubutihin ang aking craft na itiniwala sa akin. Muli, maraming salamat sa DOST-STII. Wagi rin ang DZEC Radyo Agila in Major Awards and Institutional Awards in Radio Category. Samantalang nasungkit naman ng Business Meral sa Print Category at Panahon TV sa Television Category. Samantalang pasok din ang GMA Social Media Section sa Cyber Press Category. Isa na namang tagumpay para sa Eagle Broadcasting Corporation ang parangal na ito at handog sa 50th taong anibersaryo sa serbisyo publiko ng Eagle Broadcasting Corporation. Yes, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Department of Science and Technology dahil nakita nila yung effort at yung pagkikipagkaisa ng Radyo Agila ng Eagle Broadcasting Corporation sa ganitong mga pagpapakilala sa ating mga kaubayan tungkol sa kahalagahan ng teknolohiya at ng siyensa dito sa Pilipinas. Dahil alam naman natin ngayon kung sa panahong ito kung kaano kabilis
yung pagunlad ng teknolohiya natin at siyensa. Kaya meron tayong mga programa na inilaan para sa ganitong pangangailangan ng ating bansa. At ito nga, alimbawa, ang award na nakuha ng Radyo Agila Institutional Award sa category, ibig sabihin, ang ating himpilan, talagang nandoon yung ating pakikipagkaisa. At yung ating mga kasama din, nakuha rin nila halos lahat, first, second, and third, yung programang Pinoy Scientist at yung It Connect na. So, nice na rin natin batiin itong ating mga kasama sa ganitong award na tinanggap ng ating himpilan. Nagpasalamat ang DOST sa lahat ng media institution na patuloy na sumusuporta sa kanilang iba't ibang programa at adhikain. Talagang pinili namin yung talagang malaki ang naitutulong para maipalaganap ang impormasyon sa science and technology, at kasama na din doon ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Department of Science and Technology. Deserving, personal kong nakita ang kanilang mga pagsisikap, pagsasakripisyo para lang magawa nila ang pagpapaabot ng kaalaman sa ating mga mamamayan. Maraming maraming salamat sa kanilang lahat. At sa Radyo Agila DZEC, napansin kong lahat ng winners in the radio category ay galing sa Radyo Agila. Big, big congratulations to you. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am one with 25.